Napanood ko yung video sa isang content creator kanina patungkol sa mga single mom. At sinabi niya doon na nung araw daw, yung mga babaeng iniwan or masasabi nating single or disgrasyada ay dinidiscriminate daw at hinuhusgahan agad ng mga tao. Sa madaling salita, maliit ang pagtingin nila sa ganung babae nung araw na yon. Pero sa panahon ngayon na bagong henerasyon ay naging normal na, yun ang sabi ng babae sa video. Well, para sa akin ano, yung mga sinasabi niya ay hatid lang niya na maibahagi ang kanyang komento. At naging honest naman siya sa kanyang pagre-react. At isa sa napapansin ko doon sa mga sinasabi niya tungkol sa mga single mom ay kung hindi na kaya ang isang relasyon na mag-work out ay bumitaw na agad. Para sa akin ano, disagree po ako doon. Kasi pag pumasok ka sa isang relasyon, dapat alam mo na yung risk. Andun yung hindi pagkakaintindihan. Minsan mag-aaway pa kayo, lalo pag ito'y kapos na sa budget o kapos kayo sa pera. Sabihin ko to sa inyo mga kababayan, ano, mga kabs. Napakaluwag ang samahan ng mag-partner kung may pera kayo. Lalo na pag may stable kayo na trabaho. Makakapunta kayo ng iba't ibang lugar. Makakain ninyo yung mga pagkain na hindi ninyo matitikmang mag-asawa dati. Isa kasi kung bakit maghihiwalay yung mag-partner ay kapos sila sa pera. Ang pag-ibig ay hindi puro kilig lang, dapat marunong kayong umintindi sa sitwasyon na alam ninyo na makakasira ng pagsasama. Sabi ko nga, kung involve yung third party sa isang relasyon ay wala tayong magagawa dyan. Pwede nang bumitaw. Pero hanggat maaari ay huwag agad-agad magdesisyon. Pero sa kung simpleng bagay lang, pwede namang pag-usapan ninyo mag-asawa or mag-partner. Itama ninyo ang mga mali. Itama ninyo ang mga mali. Dahil sabi ko nga, ang lahat ng pagkakamali ay natututo tayo. Pero hindi ibig sabihin no na magpadalos-dalos tayo. Minsan may mga pagkakamali na hindi tayo makakabawi pa. Balik tayo doon sa context ano. Hindi ako again sa pagiging single mom. Pero hanggat kaya ninyo ay i-build up at panatiliin yung relasyon na anuman ang meron na nabuo ninyo mag-asawa or mag-partner. Subukan ninyong i-work out ito at hindi agad magde-decide na maghihiwalay. Kasi ang unang maapektuhan yan ay yung mga bata at yung mga plano ninyo mag-asawa or mag-partner. Makapag-cause ito ng trauma sa bata or masisira yung mga pangarap ninyong dalawa. Hindi rin natin mapipigilan na kung bakit ang daming phobic comments na nababasa ko sa comment section doon sa video ni ma'am. Why are so many people judging someone na hindi naman nila alam yung dahilan? Why are so many people having a strong dislike or hatred of someone? Especially sa mali na nating sinasabi sa ibang tao. To the point na masyadong below the belt na or nakakasakit na. Diba? Be observant lang tayo guys. Sabi nga ni storya ni Juan minsan, hindi natin gamitin ang salitang makakasakit sa kapwa at huwag nating gamiting lisensya yun para makakasakit ng damdamin ng iba. At minsan din, to the point na extreme or not reasonable yung mga sinasabi, yung ating nabibitawang salita. Why are so many people na ganun ngayon, no? Napaka-toxic lang talaga, guys. Instead na lawakan natin yung ating mga pag-uunawa at pag-iisip, naging negative at walang hatid na aral. So yun lang no guys, yun lang yung masasabi ko. Yun lang masasabi ko kay Mama Mary Joy, Mary Joy Saudi, make a love shoutout. Kandito na lamang po, paalam.